mga bayaw, kasama po natin ngayon ang congressman po ng 1st District ng Cagayan at senatorial candidate po ng United Nationalist Alliance, or UNA, mga kapatid, Congressman Jack Enrile. Sir, maraming salamat. Hello, Lord. Basta, bayaw na bayaw ito. Ang iyong rating sa survey, eh naglalaro between 3 to 5. 4 to 6 ba? 4 to 6. 4 to 6. Pababa na pababa. 4 to 6. Pero marami nagsasabi ko na hindi kaya kasi parang baka na nalilito yung tao, baka sinisurvey yung tatay mo. Wait, parang one policy. Siguro pwede natin sabihin yun, Lord, bago mag-filing. Okay. Pero mula noong October 1, alam na siguro ng mga nagbabasa sa ng dyaryo, nakikinig sa radyo, nanonood ng TV, na hindi yung tatay, kundi yung anak. Oh, yung anak. Oo. Medyo maganda naman yung showing natin. So far, hindi naman tayo bumababa masyado at na-maintain natin yung standing natin sa survey. Gano'n ka ba kahanda? Ikaw ba yung naka-ready ng musical piece o dancing piece? Anong pinaractice mong kanta? Wala naman tayong hinahanda. Eh, mas siguro, mas maganda at mas sincero kung doon na lang tayo magpe-perform. Ano? Pero alam mo ba? Practice ng Gangnam. Sinusubukan natin. Kaya lang, dalawang kaliwang paa natin. Tingin ko yun yung magiging uso ngayong eleksyon. No? Throughout the years, you've been known under many names. No? Jack, Jackie, Juan Ponce Enrile Jr. Itong mga tatlong pangalan ba ito? Eh? Sino ba sila? May pagkakaiba ba perception sa tingin mo ng tao sa bawat isa doon? A name is a name. Mm-hmm. My birth name is Juan Alfonso Carmelo. Mm-hmm. J-A-C. Uh-huh. So, dinagdagan lang ng K kaya naging Jackie. Uh-huh. Uh-huh. Yung Jackie, eh yan yung parang term of endearment ng father ko sa akin. Mm-hmm. Dahil parang Lordy, Lordy, Jackie. Or Junie, Junie, parang ganun ng bata ka. Buti hindi June ang tawag sa'yo. Ano? Ang pangit na pangalan ng tao. Tapos asabay itong papilido. Sorry ah. Sanay naman itong pumunta sa iba't ibang lugar na, di ba? Sa... Alam mo, sa mga source so far, ito. So far, nakaikot na po tayo sa about 73 provinces. 73 provinces. Okay. Wow. Well, that's the old school thinking. No? Kasi maraming yung nagre-rely na parang okay lang sa cyberspace na sa social media. Iba pa rin yung old school siguro. Iba boss yung personal touch eh, di ba? Medyo maiiba ang pananaw ng tao sa'yo pag nakaharap ka na. Tulad sa akin, maraming story tungkol kay Jack Enrile. Natatakot ako sa'yo. Ngayon, ito ba, natatakot ka pa rin sa akin, Lord? Ewan ko, baka yung mga security mo nandun. Pero ba, si Riba lang ang kasama. Pakita natin si Riba. Bayaw na ba? Halika dito. Riba, yan. Ito ang tunay na bayaw. Yan, si Riba. Hi. Riba. Diba, pwede ka ba dito ka lang sa likod? Gentle giant yan. Kung akala nyo si Riba ay security detail ni Congressman, nagkakamali kayo dahil siya po ay part ng staff. Okay. Si Riba, isa lang kaligayahan yan. Pakainin natin. Palakpakan. Ayan. May adobo tayo dyan. Masarap. Sa sorti ko, kahit saan, papakainin ka. So. Ay, nako. Talagang yan. Talagang mapapagod ka nga, pero busog ka naman. Ayan. Saka maganda doon, no? Pag nandun ka, malalaman mo yung sitwasyon. Eh. Malalaman mo first-hand sitwasyon. Lalo na pag pumasok ka doon sa mga barabarangay na hindi pinupunta ng mga ibang kandidato, alam ko na kung ano yung... Kaya pala lagi kayong wala sa Congress daw. Ikot-ikot pala siya. Hindi, pag-usapan natin. Mabuti na take up mo yan. Mabuti na take up mo yan. Unang-una, itong 15th Congress, hindi ako humingi ng komite. Mm-hmm. Eh, kami naman sa Kongreso na walang komite, naisip naman po namin kung paano namin gagampanan ang aming tungkulin bilang isang mambabata. Mahirap naman, nakaupo ka lang doon sa Kongreso at wala kang ginagawa, nakikipagkwentuhan ka lang. O kaya kumakain ka sa loob ng lounge, di ba? Mas maganda siguro kung umikot na lang ako. Total, meron akong isang panukala tungkol sa agriculture. Yung ating food sovereignty bill na hinain natin sa Kongreso. Bagamat sabihin natin na absent tayo, pero karamihan doon on business. At yung mga pinagpapaalam natin ng mga dates na wala tayo doon sa Kongreso, na on business talaga, official business tayo, eh nagko-conduct naman tayo ng sectoral consultations all over the country. On one bill alone, I was able to conduct over 90 sectoral consultations nationwide. Iba-ibang ito, mga grupo ng mga farmers. Farmers, fisher folk, basically agricultural sector. Sila Jules Ledesma, kaya tsaka at Boboy Sihu, Bobot Sihu ko eh. On official business na yung mga absences nila. Hindi ko po alam. Ang campaign slogan mo raw kong is, gusto ko may pagkain ka. Murang pagkain, maraming pagkain. Gusto ko may pagkain. Ito, sakto ako dyan ko. Ito eh. Sino ba naman ang ayaw kumain? Sino naman ba ang ayaw? Ano naman sa staff nyo? Eh ako.
Extra rice. Extra rice pa rin. Tunay na lalaki, nag-extra rice. Yun. Exercise naman, pero extra rice pa rin. You've managed to stay out of the media spotlight nung kayo'y congressman, ano? Siguro deliberately, no? Ngayon, medyo nagka-coming out kayo. Well, sorry, medyo ibang connotation. Pero nagiging exposed na kayo. Nagsisisi ka ba na, naku, ganito pala rito? Hindi naman. Accepted ko naman na yun. At nag-i-enjoy naman ako sa inyo eh. Mm-hmm. At nag-i-enjoy ako kay Joe, nag-i-enjoy ako dito. Nag-i-enjoy ka sa kanya? Pero hindi ibig sabihin yung coming out yun. Ano? Mm-hmm. Ako naman, nag-i-enjoy. I accept the fact na kailangan ipaalam natin yung kosa natin sa publiko. Mm-hmm. So, kasama yan doon sa trabaho ng isang kongresista. Mm-hmm. Kasama yan doon sa humahangad na tumaas. Mm-hmm. Sa larangan ng politika. Sorry to bring this up. Pero siyempre, nung unang-una kang nag-announce ang inyong kandidasy, siyempre, ang una lumabas yan pa rin ang walang kamatayang usapin. Ito mga Ernesto Lucas, mga Alfie Anido. In-expect mo bang ibabato sa iyo? Siyempre, expected natin yan. Silly season nga ang politics. Silly season ang politics. Oh. Hihintayin talaga nila pag nagdeklara ka na ng bilang isang kandidato, sa kanila ilalabas yung mga dating mga issues. No? Pero nasagot na natin yan. Pero in-expect ko may... na rin kayo dyan, no? Handang-handa na rin. At nasagot na natin yan, paulit-ulit na natin sinasagot yan. The court records will bear na wala akong kinalaman doon sa mga yon. At na-absuelto tayo kung tayo'y kinasuhan man lang. Mm-hmm. Pero with regards naman doon sa Alfie Anido case, alam mo, Lord, I can look everybody straight in the face and tell you that wala talaga akong kinalaman doon. Nadatnan ko na lang yung aking kaibigan, siya'y pumanaw na at nakita ko na lang yung bangkay doon. At siyempre, I went to his house because humihiyaw yung aking kapatid. Namatayan siya ng boyfriend. I'm sure you know, this won't be you will not hear the end of it. We will not hear the end of it. Similar to we will not hear the end of my father's involvement in Marcelo. Yeah. Ganun talaga. Mm-hmm. Accepted fact namin yan. Mm-hmm. Accepted fact. Ngunit sana, suriin po natin. Mm-hmm. Suriin po natin. Alamin po natin kung anong katotohanan. Mm-hmm. At ibase po natin ang desisyon natin ayon sa katotohanan. Kamusta ang buhay kongreso mo? You've been in the... 11, 12, 13. Nagpahinga ako ng 14, bumalik ako ng 15. Mm-hmm. Talagang malaki ang diferensya between yung hustle and bustle ng private life sa negosyo at yung slow grind doon sa legislative process. Mm-hmm. Nung 11 Congress, ang passion natin doon is tulungan yung isang sektor ng ating lipunan, ng mga marginal sectors, lalong-lalo yung mga kasambahay. Tayo yung unang-unang nakipaglaban at nagsulong ng isang panukalang batas tungkol sa rights ng mga kasambahay natin. House Bill 1530, Magna Carta for Household Helpers, pero 2013 na dumaan na sa ilang kongreso, pumasa na sa BICAM, first time itong 15th Congress, hindi pa napipirmahan. Ganun talaga, medyo mabagal. Yung RH Bill, final yun noong 1998, kailan lang yun pumasa? Hindi ba na bad trip ang airport mo sa'yo nung ikaw ay bumoto for the RH Bill? Hindi na. Ang father ko, in fairness, ito ay swerte ni Jack Enrile. Alam mo yung fortunes ng father ko sa politika, parang roller coaster rin dyan. Minsan mapopular siya, minsan kinususuklaman siya. Ang tinuro sa akin ng father ko is to learn how to think for ourselves. At ang swerte ko, bilang isang anak ni Juan Ponce Enrile, is meron akong isang ama na hinayaan kaming magkapatid na pag-isipan kung ano yung posisyon namin sa buhay. Sabi ko sa kanya, naniniwala ako na as the final draft was drafted, nasagot na, nasatisfy na ako na dapat suportahan. Noong umpisa, medyo skeptical ako. Pero over time, lalong-lalo na Lord, June, nung ako'y umiikot at nakita ko dun sa mga rural areas yung... Mga kuneho. Yung kahirapan ng buhay. Kung alam mo, mayayari sa mga obispo niyan. Yan, oo. Handa naman po tayo. You believe there's such a thing as a Catholic vote? Kung sakali man may Catholic vote, malalaman natin itong election na ito. Ako'y pinalaking Katoliko. I believe in the God of the Bible. Ngunit yung pananaw ng isang representative, paniniwala niya na dahil sa kanyang palagay, makakatulong yung panukala na yun sa development ng bansa. At hindi dapat nilang hatulan lang yun, yung isang kandidato, dahil dun sa isang issue na yun.
matagal mo na sinabi no na hindi kayo masyado naging close si father mo while you were growing up. Kasi siyempre, medyo busy. Mas marami ba kayo opportunity sa mas mag-usap ngayong matanda na kayo rather than noon? Nung sabihin natin age niya ako, bumubulusok ang kanyang career. Ako naman eh, batang-bata pa noon. Yung buhay ng pangkaraniwan ng teenager na medyo matigas sa ulo. Alam naman, Lord, pag teenager tayo lahat, eh, diba? Alam natin ang lahat, eh, diba? Tayo lang ang tama eh. Yung mga magulang natin ay mali. Siyempre, hindi mo maiwasan na isang teenager na formative years niya yon, eh medyo magtampo ng konti ng sa magulang niya dahil hindi nabibigyan siya ng atensyon. Napalo ka ba ni Erpat dati? Sinisinturon ako niya nung bata ako. Baliktad. Sinturon din naman. Ay, marasador yung pala sa bahay niya. Sinisinturon ako. Anong ginawa mo nung naalala mo bakit sinisinturon? Tila yata, inaway ko yung kapatid kong babae. We do not begrudge our parents for the way that they raised us. Dahil tayo magulang rin. At naintindihan naman natin at the time. Pero sinabi ko naman sa sarili ko na hindi ko gagawin yun sa mga anak ko. Kaya yung mga anak ko medyo maganda naman ang relasyon. Kung father ko sa one point siya yun, sabi ko, that's example, isa nga lang. Sabi mo lang, gusto ko happy ka. In fairness to my father, ang laki ng pagkakaiba ng father ko. Yung one point si Rilly na ako mismo, kilala ko ha. Nung dati tsaka ngayon. Even 10 years ago. At now. Now, he is a very loving, affable, even sentimental. Even sentimental man. Hindi yata mag-agree dyan si Senator Trillanes at Senator Miriam. Ayun lang. Huwag ka lang. Saka yung magkapatid. Malambing ang tatay ko. Huwag lang sa mga kaaway. Yeah. May sulat ka palang binigay sa kanya just before EDSA 86, tama? Mm-hmm. At sinabi mo na... Nag-research ka, ha? How can you work for this man, Marcos? No? Ano yun? Was it a long process para masabi mo sa kanya, masulat mo sa kanya yun? Gano'ng katagal yun? Yung unang pagkakilala ko sa father ko bilang isang national figure, bilang isang politiko, came in the form of a split upper lip. Nagulpi ka sa Ateneo? Nagulpi ako sa Ateneo dahil anak ako ni Juan Ponce Enrile. Tuta ni Marcos. Naalala niyo yun? Yung tuta ni Marcos. Mga grade 7 ang mga bumugbog sa akin. Alam ko, grade 4 ako noon, boss. Nakakorto pa ako noon eh. Nung umuwi ako, sinabi ko sa father ko, tinanong niya kung bakit nangyari. Dahil umuwi siya, tinatahi ng doktor yung long run dito. Sabi niya, ano nangyari? Sabi ko, hindi, naglalaro lang ako ng football. Hindi mo inamin? Hindi ko inamin. Nakilala ko yung ito pala ang image ng tatay. Ito yung image ng tatay ko. Ganun ba kami kasama? So yun ang medyo umiiral sa utak ko nung bata ko. Kaya nung sinasabi nila sa akin na, oh, maybe one day you'll father in your father's footsteps, wala talaga sa plano ko. Yun, nagkataon lang talaga nung very much later in life na nagkaroon ng pagkakataon. Nung EDSA 86 mismo, wala ka na dito, no? Nasa States ka na. Andito ako nun. Ano yung nasa utak mo nun? Well, papatay kami. Four members of the family. Father ko, mother ko, ako, tsaka yung kapatid kong babae, si Katrina. Dalawa lang naman kami. Tinago kami in different parts of Metro Manila. Hiwalay-hiwalay. Hiwa-hiwalay. So, kung sakaling may mahuli sa amin, at least, kahit papano, makakasurvive yung iba. Kayo ba naging close kayo ni, well, ni Senador Bongbong Marcos? Naglalaro ba kayo nun? Alam mo, pwede siguro natin bilangin sa dalawang kamay, sa sampung daliri, yung number of times na nagkaharap kami ni Bongbong. Minsan lang ang maalala ko, minsan o dalawang beses lang kami siguro nagtagal ng 30-40 minutes na nag-usap. Kasi pinag-usapan niyo, walang kaya kay tatay mo, inaw sa tatay ko. Yung, oh, Ateneo nasa yung nasa lalo. Hindi, governor siya ng Ilocos Norte noon at binisita ko siya sa Kapitolyo. Pag ganun, wala nang kaso yun. Ano? Parang kung anong nangyari, issue ng mga magulang natin yun, ito, wala tayo. Sana, move on na lang tayo. Move on. Sa Ateneo, bachelor sa'yo si ngayon ang presidente si natin. Presidente. Tapos nauna sa'yo naman ng konti si Marrojas. 2 years. May inkling ka ba noon na maging presidente ito si, ano? Si Mr. Aquino? Si presidente has always been diligent. Mahilig magmasayan at mag-aral eh. Talaga? May mga potential yan. May mga potential talaga. Friendly. Pero
never got the sense na nerdy siya o target ng bullying. Hindi, never. Naalala pa yung mga gumulpi sa'yo, no? Mga grade 7. Yes. Mm-hmm. Yeah. Nasaan sila ngayon? Andiyan pa. Andiyan pa. Wala kang balak bumawi. Wala. Kayo naman. What's the best parenting advice you got from your dad ever? Follow your heart. Mm-hmm. And he allowed us to. Mm-hmm. He allowed us to. Nung medyo binibira kami at medyo tinatarget siya at tinatarget yung kanyang pamilya, nagpaalam ako sa kanya at sinabi ko sa kanya, Dad, siguro allow me the chance to seek out my own life outside of this country. Dahil sa palagay ko, with the situation now, kung paano yung sitwasyon ng panahon na yun, hindi ako mabibigyan ng fair break. You know? So, hinayaan niya, mabigat sa loob niya. Siguro, as a father, maintindihan rin natin na bagamat napaka-powerful ang position niya, na-realize niya na itong anak ko hindi ko makaya protektahan dito. So, hinayaan niya ako at pinabayaan niya. Sabi niya sa akin, follow your heart. At ginawa ko naman. Nung ako'y nabuhay sa Amerika, binuhay ko yung sarili ko, ginawa ko yung gusto ko kung saan ako masaya. Totoo ba ito? Naging mekaniko ka pa raw sa Harley Davidson? Naging gunsmith tayo. Gunsmith? Mahilig ako sa buting ting eh. Anything mechanical, anything that's a little bit on the technical side. Mahilig tayo. Kuripat ba si... Yan. Siya naman mag-aamin. Aaminin naman niya na... Makormit. Makormit. Na hindi siya mo... Hindi siya masyadong mapagbigay. Lalong-lalo na doon sa apat na senador. Medyo ba? Nagbago na nga eh. Nagbago na ngayon eh. Sabi nga ni Koke, di ba? Okay, nung sinabi niyo na lang siya. Nung sinabi mo sa kanya na dad gusto kong maging senador, ano sinabi niya sa iyo? Nababaliw ka na ba anak? Hindi naman. Gusto ko, happy ka. Ang sabi, unang-una, hindi ko sinabi sa kanya. In fact, yung idea para tumakbo for the Senate came much later. And paano niyo rin umabot hanggang 88 sa politika? Sana hindi. Sana hindi. At ito, kung manalo ako o hindi, itong 2013, once lang ko lang gagawin ito. After that, kung hindi tayo magwagi, tayo magre-retiro na. Baka naman yung sinabi mo nung una ka naging kongresista. Hindi. Actually, yung ako yung tumakbong kongresista nung 1998, upon the insistence of the mayors of the first district, sinabi ko sa ala, I'll give them one term. And then the one term became two terms, and then the two terms became three terms. Pero dito sa electoral exercise na ito, sa nakikita ko, palagay ko, this is my one and only shot. At least, hindi kay Miriam, pag makakasama yung si Miriam. Ay, ako yan. I'm looking forward. Looking forward ako dahil marami akong matututunan kay Senator Santiago. Mga mura, ganyan. Hindi naman. Marami siyang... marami siyang mga ideas na magagaling at very intelligent naman siya na pwede naman natin na puntahan para humingi ng advice. Paano kaya yung experience of being in the same chamber with your dad? First time ever kung mangyari sa amin. First time ever sa amin dalawa na we will be working in the same place. Baka pa takot na mapagalitan sa baka sinturunin ka nun. Baka sinturunin ako. Well, at least, ando si Lito Lapid, di ba? So, mga yan. Rest pa kin ako ni Lito. Saka si Bong Revilla. Yan. May espada pa yun. Ikaw nagsabi yan. Joke lang, Bong. Joke. Meron kayo restaurant, di ba? Yung Petra and Pilan. Restaurant ng pamilya. Masarap din po doon. Masarap doon. Sa lahat ng mga... maraming aspekto ng Jaka. Ano yung pinaka na-enjoy mo hawakan? Yung food division. Food division, ano? Yung food division. Dahil pwede kang maging creative. At sa Phosphoro, hindi? Yung Phosphoro, established business na kasi. Basically, kung ano yan, distribution na lang yun. Marami ba kayong chicks doon? Nung bata-bata tayo, medyo may magandang lalaki naman tayo nung yun. Pwede mo ba kontrolan kung paano dumiskarte sa chicks? Depende sa chicks, boss. Depende sa chicks. Kasi minsan pag tinitigan ako ng chicks, dalawa lang iniisip ko eh. Pero gusto ko lang ipaabot sa inyo lahat na mahal ko ang nag-iisa ko. Palakpakan! Alin dito sa aklat na ito, pag binabasa mo ng busus! Na pag-anong ka. Actually, sasabihin ko sa iyo, Lord, ha? Karamihan ng nabasa ko diyan, ako mismo na experience ko. Yung mga pag-meeting kay Salipada Pendaton, yung mga 'yon.
Masama ka. Hindi, pumupunta sila sa bahay noon. Mm-hmm. Yung pag nanarate niya dyan, it is as I remember it to the best of my recollection. Yung tungkol sa martial law, yung tungkol dun sa ambush niya, I have no way of confirming or denying yung sinasabi ng father ko. I take it as he says. Mm-hmm. Ang buhay ng isang tao is unique to himself. Mm-hmm. Yung buhay ni father ko, he will be 89 in 3 weeks. Mm-hmm. We should be so lucky kung ganun tayo katagal. Anong balak mong iregalo kay father? Wala na tayong mariregalo sa kanya at medyo lahat ng gusto niya sa buhay, nakamtan na rin niya. Naglalakad yan sa Cagayan, pag umuwi yan sa Cagayan, kilometro. Nahihirapan yung mga kasama niya sumabay sa kanya. Malakas pa rin ang katawan. Iba. Minsan sa genes na, nasa genes. Genetics. May manong pa yan. May kuya pa. May tito nyo. 94 years old. Lahat ng mga magkakapatid ngayon nasa line of 8. Wow. Feeling ko dahil sa pinakbet yan. Kaya tuloy mo lang yan kung pagkaya mo pinakbet. Pinakbet at umiinom yan ng tea ng guyabano, yung babes, at saka yung malunggay. Malunggay. Ito kong malapit na to eh. Oh, yun, wag naman. Bata pa yung anak ko. Ito yung may chan mo, Tol. Si Jaggy nga. Buwiin mo naman. Isang limpo na lang paper. Wag. Palit pa yung anak ko. Natatakot pa naman ako sa mga ganyan. Wag mo ko isumpa. Ano ba yung vision niyo? Umiinom ba kayo ngayon? Nag-yosi? Two beers a night. Uh-huh. Yan ang limit ko, boss. Mas malamig na malamig, no? Kailangan. Lalo pag pagod na pagod ka, boss. Yun, diba? Uh-huh. Bago kumain ng dinner. Masarap yan sa sorti, eh. Two beers a night. Okay na yun. Huwag lang lalampas doon. Uh-huh. Everything in moderation is good. Kung kunyari kami, eh, dadalaw kunyari ng Cagayan sa distrito mo, saan mo kami dadalhin doon? Santa Ana. Santa Ana. Anong meron doon, Kong? May mga chicks ba dyan, Kong? Oh. Hindi ko, wala ako nakikita. Wala. At si Kong, ano yung sabi ko? Mahal na mahal nyo? Mahal na mahal ko ang aking nag-iisang asawa. Iyan. May magandang beach doon. Nakapunta na ako doon, puro kubo lang, bahay kubo may lang maganda, nakita ako. Ngayon, makita mo na, may magagandang resort na doon, may mga magandang tirahan na doon, may mga hotels, may mga facilities na. Masarap yung mga alimango sa amin, yung asog po, yung mga kolesterol. Yan. Parang mapapabilis ang buhay ko sa iyo. Tapos may mga local dishes kami doon, yung mga igado, tinakdak. Yan, no? So, maraming salamat, Congressman Jack Enrile. Thank you po. Yan, ha? Thank you. Galing, no? Oh.